Yung pag iniisip nila na, ay maliit ako, hindi ako pwede maging spiker. Yun yung naging defining moment ko na, pag sinabing Josh Ibanez, ay siya yung nagpatunay na kaya kahit ganito. Pag malungkot ako, or pag masaya ako, volleyball yung takbuhan ko. Volleyball or volleyball player? Pareha. Hindi ako volleyball player ngayon. Siguro table tennis ako. Table tennis. Balik na mesa. Pipi Sharma, your queen for today. And we are joined by two more queens. Both are extremely talented volleyball players with the biggest personalities in the UAAP now. Let's welcome Josh Ibanez and Loisa Gambad. Hi guys, how are you today? This is the first time I'm meeting you guys in person. Di ko talaga kayo kilala. Super curious ako, how did you guys start playing volleyball? Ako kasi laking Cali ako eh. Pag may play ng volleyball, kasama yung mga mami kong mga bando, sumasama ako. Kahit tagapunit lang ako ng bola, okay lang. Basta makahawak lang ako ng bola ng volleyball. Yung mga larong labas, yung Cali. Do you think that it shaped you, how you play now? Malaki yung utang na loob ko sa larong Cali. Ito yung talaga yung nakapagpalakas ng loob sa akin. First position ko, libero. Nag-start na ako na-convert sa as a spiker nung pandemic na. Kasi ako din, sanay din ako sa mga larong labas. Alam niyo ba guys, first time kong malaman about Josh is through TikTok. Kasi palagi kang nasa FYP ko. Hindi ko ina-expect na ganun kataas tumalon. Ever since ba, have you guys been a volleyball fan na? Ako since bata pa lang, ayun yun. Magiging fan ko sa UAAP. Gusto kong maging kagaya nila. Yun yung time na sobrang ganda ng laban ng Ateneo Lasal. Ate Eliza Valdez, Aragalang, ganyan. Yeah. Idol ko talaga na si Aragana. Pero yung uso na yung mga jersey ng Lasal na number 8. At pinabibili ko talaga yun sa mama ko. Tapos sabi ko, gusto ko talaga maka-experience ng UAAP and makasuot ng totoong jersey talaga ng university. Na apelyedo. Na may apelyedo ko na. So, 10 years after, suot-suot ko na yung dream school ko, which is UP. UP na yung dala-dala ko ngayon. I want to know, is there a story behind your jersey number? Jersey number ko, number 13. Mm. Yun yung first number ko and yun yung number din ni Ate Dandan Lazaro. Kaya ako naman, as ambisyosa, Dandan Lazaro pag naglalaro. Number 13. Sa akin kay Ate Eliza. Bukod doon, favorite number ko talaga 2. May crush ako noon. Parehas kami. Ibang school naman siya. So dapat parehas kami. So, number 2 siya, number 2 din ako. Tapos, pinag-picture kaming dalawa. 22. Why you continue to love and why you continue to play volleyball? What is your main reason? Yung benefits that I get from volleyball, sobrang nakakatulong. Sobrang nakatulong sa pinansa, sa buhay, sa health, and sobrang daming aspects pa ng life. Actually. So, yung volleyball kasi parang siyang, kumbaga, best friend ko siya. So, pag malungkot ako or pag masaya ako, volleyball yung takbuhan ko. Volleyball or volleyball player? Pareha. memorable nyo na moment while playing? Kung pag-uusapan yung mga stare downs, hindi talaga kasi ako pumapatol pag hindi ako niunahan. As a palaban na atleta, hindi pwede ito, hindi pwede magpapa-down-down. Tama naman. Pag nakikita kong parang matatalo kami, parang patayin team, gusto kong buhayin. Hindi lang yung team, kundi yung mga crowd, yung mga sumusuporta sa amin. After na lang ng game, na, nakikita ko sa FYP ko, ano, ba't ako naggagawin ko? Gusto niya ba ng sample? Yes! Yes! Sample! Go, Josh! Kung ganon, receive ko, set mo. Doon ka. Ay. Sorry, madam. Sorry. Ang maganda yan. Black at patay. Black, ganyan yan. Paganyan pa yan. Diba? Ikaw naman, Loisa, same yung style mo of playing na may pa-stare down ka din, may pa-twirl ka din ba nung parang kay Josh? Ganun ka din ba maglaro? Siya talaga yung una. Talaga? Kailala pa una, pero nagbago na ako. Bakit naman? Nagbago how? Siguro more on, nag-mature na kasi may mga rookies na ako ngayon eh. Gusto niya rin ba ng sample? May pamewa! Yeah, try ko nga yun next time. Sige, gagayahin kita. Kasi alam ko sa'yo, ganun. Hindi, ganun lang. Ano lang, sweet girl lang. Sweet girl lang. Pretty lang. You guys are super expressive inside of the court. Pero gusto ko i-challenge yan. Let's see how expressive they can be with our first game. In this fishbowl, there are papers with names of players. So each of you will get one paper and then act out the player you get. So are you guys ready? I'm so excited. Yes, I'm so excited. So, go, pakita mo kung sino ka.
Galingan mo maghula, ah. Okay. Oh, mukhang hard to guess to, hard to ask. Okay. Ay! Alam ko na yun. What's your guess? One and only, Phoebe Sharma. Okay. Ako lang naman siguro yung nagda-dub sa court. It's me! Phoebe! The iconic dub. True. Oh my gosh. Kilala ko na. Okay. The rookie MVP, Josh Ibanez. Okay. Well, actually, iba yung guess ko this time. My guess is Angel Canino. Oh, Josh Ibanez! Okay. Mali yung guess ko. Okay, yeah. Loisa, galingan mo. Okay, isa mo, Fe. Huh? Ganun ba talaga siya? Si Chen. Chami. Chami! Chami! Face to face. Face to face. Face to face. And the correct answer is Chang Ami! Si Chang Ami! Chang Ami! Face to face to actually, guys. Pinuksan mo naman sa harap natin. Okay, go. Tapos pamewang. Tapos, ganyan. Naka, ganyan ang buhok. Miss Gamba. Let's see if it's correct. Oh my gosh, tama! And the winner is... Sa'yo yan. The winner is... Loisa Zamban! Congrats, Loisa! Mabawi ako. On a more serious note, ano yung mga challenges naman na na-experience nyo on a daily basis? Siguro sa akin, challenge ng team namin. Kasi gusto namin talaga pumasok ng Final Four. Yung mga kabatchmate is graduate na din. Dagdag pressure yun sa amin, sa akin, bilang captain. Oo nga pala, captain ka ng team mo. It's difficult to carry not only yourself, yeah, but also your teammates, no? How about you, Josh? Yung pressure din. Pressure sa family, pressure sa volleyball. Nag-worry ako if maging successful ba ako na volleyball player, maging successful ba ako na student. Successful ka na. Maging successful tayo, claim natin yan. Yes, manifest. Yes, manifest. Given no, tayo being student athletes, dami talaga natin sacrifices. Curious lang ako about you guys' personal life, not volleyball related, no? Ano yung mga challenges na nape-face nyo? Sa totoo lang, hindi mawawala yung pangutya sa kung ano ako. Dinededma ko lang. Sabihin niyo kung ano gusto niyo sabihin sa akin. Mas kilala ko sarili ko kaysa sa inyo. Tama yan. They don't live your life. Ikaw lang talaga nakakaalam kung ano yung totoo, no? How about you, Loisa? Although may mga friend kami or marami naman na nakakatanggap sa amin, pero may mga ibang tao pa rin na pipilitin ka talaga i-down. Yeah. Ako kasi positive thinker ako. Pag mga ganun, hindi ko na sila binibigyan ng time, ng oras, bahala kayo dyan. That's good na nalalampasan nyo din yun. We're very lucky na most people are open-minded, super accepting na nila, yes, no? Pero I want to know, starting to express who you really are, meron bang mga moments where you felt like you needed to hide? Ang ako, I have no problem regarding coming out sa family, sa friends, gano'n. Kasi bata pa lang ako, alam na nila mama yun, kahit hindi ko inamin. Kita-kita na nila kung paano ako gumalaw, sino mga kasama ko, mga babae, ano yung mga laruan ko. From the very start, yung parents ko kasi go, support talaga sila. Hindi ko na iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kasi alam ko na yung ginagawa ko kasi nag-guide nila ako ng tama eh. Super important talaga na we have our families behind us. Pero syempre, kayo, pumasok kayo sa volleyball community. Na-expose kayo to everybody. How do you deal with these comments na hindi nyo usually nakukuha pa? Open kasi ako sa thought na kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kasipag, kahit ikaw na yung susunod sa pinakamabait na tao dito. Uh-huh. May basher ka pa din next talaga. Next to Mama Mary. Kahit ako, nasa probinsya pa ako noon. Naalala ko sa Ate Loisa na pinapanood ko pa lang siya. Alam ko, I love the confidence. Alam mo yung... Kasi nababack up niya ng skills eh. Mm-hmm. Kaya parang, go, laban. Itong first year ko, nagawa ko siya, pwede palang bakla. Pwede palang bading na maglaro sa UAAP. And ngayon, ayun yung challenge ko na, ala, nagawa kong magbakla, pinayagan ako, natanggap ng marami. Mm-hmm. And 50-50, may magandang nasabi, may bash. Alam ko na mas kilala ko ng coach ko, mas kilala ko ng mga teammates ko, and kilala ko ng mga friends ko.
kilala ko nung parents ko. So, dun pa lang, okay na okay na. Kailangan lang din is always listen sa nagmamatter talaga sa'yo. Mm-hmm. Kasi pag nakinig ka sa iba, madidistract. Malulugi ka. Yeah, nakaka-inspire naman hearing you guys' stories. Meron bang isang specific person na nakatulong sa inyo na i-accept kung sino talaga kayo and tulungan kayo na mag-shine? Former coach ko, si Coach Roderick Afford. Nung first year ko, sabi niya lang sa akin is, Loisa, magpakatotoo ka sa sarili mo. Doon pa lang, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili na mailalabas ko yung totoong laro kasi hindi na iilang yung coach ko eh. Sobrang thankful talaga ako sa kanya. Bukod sa pagtanggap bilang player, ang dami niya talagang naituro sa. Takot din ako nung una sa UAP. Kasi baka bawal sa UAP yung gumanon, yung kumembot. Pero, kumembot talaga. May time kasi na inunahan ako, tapos nagdadalawang isip ko kung papatulan ko ba ito or hindi. Sabi ko kay Coach, Coach, isa lang. Sabi ko, isa lang. Sabi niya, sige. Doon yung nag-start. May time na nakita niya na yung team na parang lungkot. Sabi niya, buhayin niyo. Mga alaga niya, mga Barbie. Buhayin niyo. Ganyan. Kaya kami naman, tara, let's go. Kaya natin ito. Buhayin natin. So nice, knowing na your coaches are so supportive na talaga inaalaga nila kayo. Nagbabase lang din talaga ako sa mama at papa ko. Pag natutuwa sila, syempre, go. Diba? Di naman mali yung ginagawa. Iba talaga nang gagawa pag solid yung support system. Yes. I want to ask you guys, ano yung greatest form of support na you've ever received? Yung pinaka-greatest support akin yung pagmamahal ng isang UP community. Kasi na-experience ko siya, manalo, matalo, nandyan sila. May laban kami o wala, nandyan pa rin sila. Hindi siya mababayaran ng kahit ano. Yung pagpaparamdam ng pagmamahal at suporta na binibigay ng bawat tao sa UP community is napaka-solid talaga. Yeah, how lucky are we, no, to be in communities where we are accepted? Pag sinabi natin support, it's not just about physical aspects. Ang pinakamagandang tulong nun is yung emotional na support ng mga tao, especially our family, our friends, our loved ones. Yung mga taong sumusuporta sa atin, yes, the community. Yung acceptance and love na pinapakita nila is incomparable. When you guys fit talaga in the community you're in, you have a place. That's so inspiring to hear. Thank you guys so much for speaking your truths. But now, I want to know more about our two guests, and we'll do that with our next game. Welcome to Block or Check Ball. One of you guys will give a statement. You will call check ball if you think that the statement they gave is true, and you will call block if you think the statement they gave is false. Are you guys ready to play? Yes! I'm so excited. Okay. Hindi ako mahilig mag-cool down or mag-stretch before and after ng play. Check ball. Ang bilis na sumagot. I also think it's check ball. Mukhang gawain ni Luis. Gawain ko din. Check ball. All right, tama. Hindi ka talaga nagsistress before practice or cool down? Very light lang. Very light? Buti hindi sumasakit yung mga tuhod-tuhod mo. Bakal to. Sa aming magkakaibigan. Wala pa. Sa aming magkakaibigan, ako ang pinakatahimik. Shaitan. What do you think? Black ball. I beg to disagree. I think it's check ball. You look like a very quiet, like a little sweet girl vibes. Ganon. Okay, so, sino sa amin ang tama? It's Jack ball. Ah, okay, it's okay. Black. NBFB ako since birth. No boyfriend since birth. Ba't ka naman ako? Black. Ay, ganon. Yes. Well, ganda-ganda kasi ni Loisa, so block nga. Ganda I agree yun with Josh. So, tell us, what is the correct answer? Nagka-boyfriend ka na ba? Check. Aww, oh, so NBSB si Loisa. Yes. Hindi halata. You look, so, you know. So, nananawagan po ako. Okay now, Josh, pahulaan mo ulit kami. Kung hindi ako volleyball player ngayon, siguro table tennis ako. Table tennis. Like na mesa. Table tennis player. Uh-oh. Check boy. Feeling ko block kasi looking at Josh, parang kailangan mo talaga magtaray-taray. Paano ako magtaturay sa table tennis? Takunan ng ano, pad. Sino sa amin ang tama? It's block. Kung hindi ka volleyball player, anong sport ang lalaruin mo? Siguro ano, badminton player ako. Yung first sport. My first sport is badminton. Check
Check one. Me, I feel like it's blocked. Feeling ko ginaya mo lang kami. Siguro ano, badminton player ako. Yung first sport ko. Okay, actually same. First sport ko din is badminton. Siguro yun, eme mo lang kami. Check. Okay. Badminton for... talaga. Okay. So lahat pala tayo badminton first sport. Kasi di ba ng mga baby, parang may mga laruan na parang o baka ibang laruan yun sa inyo yung pamatay ng mga lamok. Ganun na. Ay! Itumutunog. Baka yun yung may lamok nag-spark. Ibang badminton pala yung nilaro mo. Last na, Josh. Go. Make us guess. Ang paborito kong ulam ay sisig. Pakailan ko naman sa ulam. Diba? Inisigay pala akong malalaman. Check ball. Ako, block. Feeling ko you're a sinigang person. Block. Okay! Tama talaga sa ating... Hindi, kasi sa UST parang puro silog yung ano eh. Huh? Wow! May sinasabi siya. Ba't ka talaga yung masabaw-sabaw? Diba? Hindi, Josh gives me sinigang girl vibes. Yes. The winner for this game is... Josh Ibanez! Thank you, love. Thank you for the love and support. Let's move on to the positive side. What's the best comment you guys have ever received? Congrats. Congrats. Yung kahit na natalo, may nagko-congrats pa din or it's okay. Siguro yun yung mas nakakapag-uplift. Bilang isang atleta, di ba? Mga comforting words, yeah. No? Yeah, malaking bagay din. Pag bad game, lalo na sa performance, wala ako masyado na contribute sa team. Sobrang dami pa rin tao na, oh, you did great. I know, makakabawi ka. Sobrang sarap lang sa feeling na may mga taong ganyan. Yung may specific person ba na nag-message? Si nagko-comfort? Gusto niyo sabihin ito. And knowing that you guys are one of the go-to players in your team, your teammates look up to you. So, would you say na these responsibilities have helped you become the player or the person that you are now? Bilang captain, kailangan maging role model ako. Bilang ate or kuya sa team namin. Isa ako sa nagiging bosses. Yes. Hindi pwedeng bumitaw ako. Kasi pag bumitaw ako, madadami silang lahat. Yes, that's so true. Iba talaga yung strength na ibibigay sa'yo when you know na buhat mo yung iba mong teammates na kailangan mo mag-show out para sila din mag-show out. Same lang din po. May mga seniors pa din ako nag-guide. I have to be a good example sa mga lower grades, sa mga lower batch, lalo sa mga rookies ngayon. Kailangan ko maging good example sa kanila on and off the court. Nai-inspire mo for sure yung mga teammates mo, kaya malayo din nilalating nyo as a team. Kilala kita as being rookie MVP of last season. How did you feel now winning all of these individual awards? To be honest, I'm so happy na. Pero alam mo yung saya na may kulang. Kasi yung iniisip ko yung team eh. Gusto ko mag-champion. Gusto ko ibigay ito sa mga seniors ko. Gusto ko ibigay sa mga coaches ko. Hey, that's so admirable na you think of your team talaga first. Mas pipiliin ko pa na kahit wala akong award, as long as champion ka na. Aww, that's so sweet. How about you, Loisa? How did you feel nung sinabi ni coach na, okay, Loisa, you're the team captain for this season? Kung captain ako, hindi. Mag-lead pa rin ako. Kasi may leadership talaga ako. Hindi ko rin tinitignan na captain ako ngayon or ano. Kasi lahat sa amin is may karapatan ka na mag-lead. Bata man yan, kaya mo mag-lead. Josh Ibanez, di ba? May rookie siya and may mga senior siya. Kaya niya mag-lead, kaya niya mag-deliver. Ang sinabi sa akin ni Coach Oji, Dai, di ka na baby. May mga mas baby na sa'yo. Alam mo na responsibilidad mo. Dati ako yung laging pinagsasabihan, ginaguide. Ngayon parang kailangan ko na din mag-guide ng ibang tao. Yeah. Lalo na sa mga rookies. Would you say na fulfilling these responsibilities are your defining moments? Sa akin yung parang leader nga. So parang yun yung nagde-define sa akin. Leader ka rin sa sarili mo. Yes. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Ganun. So ayun yung parang masarap sa feel na naging matured ako dahil sa mga experience ko na napagdaan. For me naman, yung binigyan ako ng award na Rookie MVP. Kasi para ako naging inspiration sa mga kagaya ko. There's so many athletes na mga volleyball players specifically na maliliit. Alam mo yung pag iniisip nila na ay maliit ako, hindi ako pwede maging spiker.
yun yung naging defining moment ko na pag sinabing Josh Ibanez, ay siya yung nagpatunay na kaya kahit ganito. Height doesn't matter. As long as kaya mo naman makipagsabayan. Yes. Meron talagang stereotype, no, when it comes to volleyball players, na kailangan matangkad ka na when you're maliit, libero ka na automatically. Mm-hmm. Pwede ka mag-excel sa ibang bagay. Mm-hmm. Yes. What would you want to leave to the younger generations? What legacy do you want to leave para mag-guide niyo sila into embracing who they really are? May papayo ko lang sa mga younger generations is just to be yourself. Yeah. Just show who you are. Be open for new learnings. Every day, lagi tayong may mga natutunan. And hindi yan magbabago. Huwag matakot mag-try sa isang bagay. Pwede ka mag-try. Try and try siya din. Hindi rin siya. Baka sakali lang din naman siya. Pero dahil sa hard work and disiplina, naabot namin kung ano yung gusto namin makuha. Thank you so much for sharing your experiences, your journeys. I'm sure na everyone who's watching, they feel very inspired by you guys. But before I let you guys go, you guys have to play the Bounce's signature game. I'm just gonna ask each of you guys a question. And if you lie, you will get shocked. So in this game, bawal magsinungaling. Are you guys ready? Yes. We are. Sure ba? Nakabahan ba kayo? Yeah, super. First time ko din. First question. Did you ever pretend to understand your coach's instructions in a huddle during the game but you actually couldn't because you were tired or not listening? True. Yes. Yes. Okay. Let's see who's lying. Oh! Wala? Wala. Okay, so none of them were lying. Woo! Wow. Have you farted during a game or practice then pretended it wasn't you? Ready? Yes. Yes. Yes, yes. Yes, daw. Oh my gosh, let's see. You get shocked. Feeling ko. Oh my gosh! Ay, kailangan. Akala ko babato mo sa akin. Malakas nga. Oh my gosh. So at least the people know na you haven't farted. Kinabahan. Hindi, baka umutot siya pero inamin niya. Baka ganun ang nangyari. Ako talaga hindi ko inaamin. Sabi ko, uy siya yun. Ay, kilala ko na yun eh, kahit alam ko naman ako. Dine-deny ko. Baka inaamin niya lang. Naka-full church ata. Next question. Have you ever ran late for training and blamed it on school? Yes. True. Narinig niyan, coaches nila? Coach, sorry ha. Yes. Ay! Oh my God! Nagugulat! Nagugulat din ako sa reaction! Hindi ko. Ano to? Oh my gosh! So now we know, Josh is super good girl. You guys are tied for this game. I have a tiebreaker question for you. So, ready na ba kayo? Yes. For yes. This very controversial para question. Para magkaalaman na. My question is, Loisa, do you think you're better than Josh? And Josh, do you think you're better than Loisa? I need your answers in 3, 2, 1. No. Yes. No. Suspense. Okay. Both are saying the truth, so it's a tie. Yes, kasi alam ko naman na each and everyone merong kanya-kanyang strengths and weaknesses. Pero si Josh is one of my idols din talaga, si Josh. No, because I don't compare myself to others. You guys both have very good and valid answers. I admire you guys for being honest. We tried to break the tie. This just goes to show that when you guys are true to yourselves, everyone's a winner. So, congratulations, guys. This has been your queens, Queen Pisi. Queen Josh. Queen Loisa. And this has been The Bounce. Tara, Bounce? Let's go. Bounce.